Isang magandang araw po ang aking pagbati sa inyong lahat. Napakainam po na sa araw na ito ay gumugol tayo ng panahon upang ating pag-aralan ang banal na salita ng Diyos. At ngayon pong araw na ito, nais kong ating pag-usapan ang isa sa mahalagang usapin na kung saan tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos ay nararapat lamang na maging kabahagi at magkaroon tayo ng damdamin upang tayo ay makisangkot sa gawaing ito. Kaya ang atin pong pag-aaral ngayong araw na ito ay may kinalaman sa bakit nararapat tayong sumangkot at makiisa sa banal na gawain. Sa maikling salita, ang atin pong pag-uusapan sa araw na ito ay bakit dapat tayo na makisangkot sa gawaing pangangaral sapagkat ito'y ating tungkulin. Bilang susing talata, nais ko pong dalhin ang inyong kaisipan at ating basahin ang sulat ni Dr. Lucas sa Aklat ng Mga Gawa. Sa Aklat ng Mga Gawa, sa 13 kapitulo, ang talata ay 47, ganito po ang ating makikita at mababasa. Sabi po sa ating Dr. Lucas, ganito ang iniuutos sa amin ng Panginoon. At ang sabi, inilagay kitang liwanag sa mga hintil. Tingnan po natin kung gaano kahalaga ang panukala ng Diyos sa ating lahat. At ang sabi, bilang lingkod ng Diyos, inilagay tayong liwanag sa mga hintil. At kung mangyayaring magiging liwanag tayo sa mga hintil,
magdadala nga tayo ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Ibig sabihin, malaking tungkulin ang nakaatang sa ating balikat bilang lingkod ng Diyos, dapat nating dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao na pwede nating maabot. Kaya ang tanong nating pag-uusapan, at sasagutin ko lamang po sa pamamagitan ng apat na mahalagang punto, bakit nararapat tayong sumaksi? Yun po ang mahalagang tanong. At bakit dapat nating isama sa ating mga pangunahing prioridad ang pangangaral? Kag atin pong titingnan ang kalagayan ng ating mga iglesia, ako po'y naging pastor ng mahigit 20 taon. Isang bagay po ang aking napuna. Kakaunting porsyento lamang ng mga kapatid ang direkta na nakikiisa at sumasangkot sa banal na gawain ng pagsaksi. Maaaring 20%. Minsan nga sa mga iglesia, wala silang kalimitang direktang involvement sa gawain. Subalit napakahalagang atin pong sariwain at dapat pag-aralan bakit dapat tayong makiisa at makisangkot sa gawain ng pangangaral. Atin pong tunghayan at pansinin ang programa ng ating pansanlibutang iglesia ngayon. Alam po natin na ang ating pansanlibutang programa ay total member involvement. Ay ang ibang mga tao, parang mali ang pagkaunawa dun sa TMI. Na samantalang binabanggit ang kinakailangang total member involvement, ang sabi ng iba, ang aking TMI ay iba. Ang aking TMI ay total money involvement. Parang okay din naman ano. Sapagkat sa pangaral, kinakailangan din nga ang pera. Pero ang nais ng Diyos, hindi lang ang ating salapi, ang ating i-involve sa gawain, kundi nais ng Diyos na ang ating sarili, ang ating talento, ang ating kakayanan, at ang ating mga sarili dapat nating isangkot at maging kasangkapan tayo ng Diyos sa banal na gawain. Kaya, ang tanong, bakit nararapat tayong sumaksi sa gawain ng pangangaral? Isa-isahin po natin ang apat lamang na dahilan na gusto kong banggitin sa inyo sa araw na ito. Ang una pong dahilan kung bakit dapat tayong mangaral at sumaksi at makiisa sa gawaing ito ay sapagkat ang pagsaksi ay nagpapaligaya sa puso ng Panginoon. Ayaw ba ninyo yun, mga minamahal ko? Ha? Kung nais nating ang puso ng Panginoon ay maligayahan, nagpapaligaya pala sa puso ng ating Panginoon kung tayo ay makikiisa sa pagsaksi. Bakit po kaya? Ha? Kasi ang totoo, pag tayo'y sumaksi at nag-akay ng kaluluwa patungo sa paanan ng Panginoon, di ba't ang sabi ng Biblia, ang langit ay nagagalak sa isang makasalanan na sa Panginoon ay nanunumbalik. Kaya atin pong balikan ang parabola na binabanggit ni Dr. Lucas. Hindi bago sa atin ang parabola na ito. Ano ho? Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 15, si Dr. Lucas ay nagbanggit sa parabola, actually parabola ito ng ating Panginoon sa kanyang pagsasalita. May tatlong parabola at binabanggit dito ang nawawalang tupa, nawawalang pilak, at siyempre yung katapusan ay binanggit yung tungkol sa kwento ng alibughang anak na naligaw. Tingnan po natin yung kwento. Yung tupa, pagka siya ay naligaw, maaaring batid niyang siya ay naliligaw, pero ang problema, hindi niya alam kung papaano siya babalik. Meron pong ganyang mga tao sa ating paligid. Ha? Naliligaw, alam nilang sila'y naliligaw, pero hindi nila alam kung papaano babalik. Ay para po sila'y makabalik, ikaw, kayo, at ako, dapat po natin silang puntahan, hanapin at atin silang ibalik sa kawan ng Panginoon at yun po ang ating pagsaksi. Kaya ibig sabihin, may mga nawawalang tupa ang Panginoon dapat nating ibalik. Yung pangalawang binabanggit sa parabola o na parabola ay parabola ng nawawalang pilak. Itong pilak na ito, ito'y mahalaga kasi ito'y bahagi ng regalo dun sa kinasal. Ngayon, pag ito'y nawala, syempre yung pilak, wala naman siyang alam. Kaya
hindi niya alam na siya'y nawawala at lalong hindi niya alam kung papaano babalik. Kaya ang sabi ng parabola, yung nawawalan nung pilak, ang kanyang gagawin kahit hating gabi, kahit madilim, siya'y magsisindi ng ilaw at pagkatapos, kanyang wawalisin ang kanyang sahig upang mahanap ang nawawalang pilak. Meron din ganyang mga tao sa ating paligid. Hindi nila alam na sila'y nawawala at lalong hindi nila alam kung papaano babalik. Para po sila'y makabalik, hanapin po natin sila, mga minamahal ko. At yung pong pangatlong binabanggit na parabola ay parabola ng alibughang anak. Hindi naman po bago sa atin ang kwento, kaya hindi ko na kinakailangan pang isalaysay. Pero ang maliwanag po, sa kwento ng alibughang anak, yung alibughang anak ay hindi lang nawawala. Pagka atin pong tingnan ang kwento, hindi lang siya nawawala, siya ay nagwawala. Nakakita na ba kayo ng mga tao sa ating paligid na nagwawala? Pag sila'y nagwawala at nawawala, ang kinakailangang tungkuling gampahan natin, itong mga nawawala at nagwawala sa kanilang buhay bilang isang tapat na mananampalataya, dapat natin silang puntahan. Ngayon, tingnan po natin ang ending ng bawat parabola. Maliwanag po kasi yung kwento eh. Sa pagtatapos ng parabola, ang sabi po sa atin sa kwento, ang tatlong parabola ay kapwa nagtatapos sa pagkakatuwa at pagdiriwang dahilan sa ang nawawala ay muling nasumpungan. Tingnan po ninyo, kagalakan ang dulot pagka ang nawala ay nasumpungan. At ang sabi po sa atin sa aklat ng Lucas 15, talatang 10, sinasabi ko sa inyo, ang sabi ng Panginoon, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Ay ito ho ang tanong. Papaanong ang makasalanan ay makatatalikod sa kanyang kasalanan kung walang nagpapaunawa? Ang ibig sabihin lamang, para maunawaan ng mga taong nasa kasalanan na sila'y dapat magkaroon ng pag-asa at sila'y may pag-asa kung ako at kayo at tayong lahat bilang anak ng Diyos ay makikisangkot sa banal na gawain ng pangangaral at pagsaksi. Kaya mga minamahal ko, dapat tayong makisangkot. Alam niyo po, nais ko pong i-coach si Mark Penley. Ang sabi niya, maraming mga bagay ang maaaring makapagpalungkot sa puso ng Diyos. Tulad po ngayon, ang mga tao, may mga tao, hindi nakakaunting tao ang namatay dahilan sa COVID-19. Isipin na lang natin, ilan kaya dun sa mga namatay na iyon ang hindi nakaalam na merong kaligtasan at pag-asa sa Panginoon? Paano kaya ang dugo nila? Kaya ngayon, bago ang mga tao sa ating paligid, maaaring kaibigan, kamag-anak, o sino man tao sa ating paligid, sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay, ang talentong ibinigay ng Diyos sa atin bilang kanyang anak ay ating gamitin upang ang mga taong ito ay mapaalalahanan at kanilang malaman ang tungkol sa kaligtasan ng Diyos. Kaya ang sabi sa atin, subalit kapag ating ibinahagi ang kaligtasan kay Kristo, tingnan po ninyo, at tayo ay naging kasangkapan ng kanyang bumabagong biyaya, kapag ang mga tao'y tumanggap kay Kristo, ang Diyos ay lubhang nagagalak dahilan sa ang mga tao ay nanumbalik sa Kanya. Kaya mga minamahal ko, pasayahin po natin ang Diyos. Bigyan natin siya ng kaluguran at ang unang paraan para ang Diyos ay magkaroon ng katuwaan sa kanyang puso ay ang ating gawin ang tungkulin na akayin ang mga tao na naliligaw patungo sa ating Panginoon. Kaya ang po nga po yung ating tanong, bakit dapat tayong sumaksi? Dahil ang sabi sa atin, sa pagsaksi, mapaliligaya natin ang puso ng Panginoon. Pasayahin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pag-aakay ng mga taong naliligaw sa Kanya. Yun po ang unang dahilan. Pangalawa, bakit tayo dapat sumaksi? Ang pangalawang dahilan na ito, ang pagsaksi ay tagubilin ng Diyos.
Ito po'y maliwanag na panuntunan at utos na binabanggit ng Biblia. Hindi naman bago sa atin itong kaisipang ito. Kaya balikan po natin yung ating susing talata. Ang sabi ng ating susing talata, ang sabi ng pangungusap, ganito ang iniuutos sa amin ng Panginoon. Ihilagay kitang liwanag sa mga hintil upang magdala ng kaligtasan sa dulo ng daigdig. Ano po yung iniuutos dito? Iniuutos sa atin ng Panginoon na tayo'y maging liwanag sa mga hintil. Ay bakit magsisilbing liwanag? Kasi po ang ating sanlibutan ay nasa punto ng kadiliman. Alam niyo po mga minamahal ko, sa mga nakakapakinig at nakasaksi ng presentation na ito, ngayon ho ang ating kapaligiran ay masasabi kong minsan may mga bagay na mga maaari pero hindi nararapat. Alam niyo po ba yun? Tingnan po niyo nga buti, pag-isipan niyo nga buti. May mga bagay ngayong maaari pero hindi nararapat. Tingnan po natin. Dati-dati naman, bagong magpakasal hanggat maaari, iingatan ng mga kahabaihan ang kadalisayan. Eh ngayon yata maraming nagpapakasal. Hindi lang marami nang nangyari, may laman pa. O, di ba? So, ibig sabihin, yung mga bagay na hanggat maaari sana'y hindi pwede, pero ngayon ay ari at maaari, pero hindi iyon ang nararapat. Kaya ngayon, ibig sabihin, sapagkat tayo lingkod ng Diyos, iniuutos sa atin ng Panginoon na ang mga tao'y ating bigyan ng liwanag upang maunawaan ng mga tao at maunawaan natin hindi lang kung ano ang nararapat, kundi ano ang tama at ano ang nararapat at yon ang ating gagawin. Ulitin ko po, hindi lang dapat maunawaan ng tao yung maaari. Kasi maraming maaari na hindi po yun ang nararapat. Ang nais ng Diyos bilang liwanag tayo, tayo ay mabuhay ng hindi lang kung ano yung maaari, kundi kung ano yung nararapat at yun ang ating ipaunawa sa mga taong nasa kapaligiran natin. Amen po ba? Di ba napakaganda ano? Mabubuhay tayong nang naaayon sa nararapat at yun ang liwanag na gustong mangyari ng Panginoon sa ating paligid. Kaya tama ang sabi niya. Sabi ng Panginoon sa Mateo 5, tayo ang liwanag, tayo ang asin ng sanlibutan, kaya ibig sabihin, mabuhay tayo ng isang buhay na ideal at ayon sa nararapat sa prinsipyo ng Diyos at tayo sumaksi sa mga taong nasa paligid. Utos po ng Panginoon yan. Kaya ang sabi ng Mateo, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng mga bansa. At ang paraan-paraan ng pagdidisciple at pag-aalagad, ang sabi ng Panginoon, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ang sabi, ang pangako ng Panginoon, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang ganda ho ng pangako. Kung tayo pala'y sasangkot sa gawain, hindi man madali. Totoo, minsan medyo mahirap. Ha? Pero ang sabi ng Panginoon, sa inyong paghayo upang gawing alagad ang mga tao at ang mga bansa, kasama ninyo ako at may kapangyarihan kayong mararanasan at yon ay kapangyarihan ko. Isipin po natin, gawain ng Panginoon ang ating gagawin. Hindi natin gawain yan, pero karapatan po natin at isang malaking karapatan na tayo'y maging manggagawa ng Panginoon upang ang mga tao sa kadiliman ay maakay, upang ang Diyos ay malugod naman, upang sila ay magkaroon din ng kaligtasan. Dahil kung ang mga tao'y maligtas, ang Diyos siyempre yun ang kanyang layunin, kaya siya ay masaya. Kaya yan po'y utos sa atin ng Panginoon. Tingnan po natin ang ilang mga himala na ginawa ng Panginoon. Ito pong himalang aking babanggitin sa ating pag-aaral ay nagpapakita ng pangangailangan kung bakit kayo at ako ay dapat makiisa sa gawain. Susuriin po natin ang tatlong mga himala na ginawa ng ating Panginoon.
Tingnan po natin ang unang himala. Hindi ko na po ikikwento ng buo, pero gusto ko lang pong i-emphasize at idiin ang ilang mahalagang bagay. Ang una pong himala na aking gustong dalin sa inyo ay yung ginawa ng Panginoon ang tubig at naging alak. Kaya ginawang alak ang tubig. Nakatala po yan sa Juan, sa chapter 2, sa kasalan po sa Kana, at ang mga talata ay 1 hanggang 12. Tingnan po natin. Hindi naman bago sa atin, naubos po ang alak. Gusto ko pong ipaalam sa inyo na nung panahong iyon sa Bagong Tipan, ang kasalan po ay hindi 2 araw. Binabanggit po na ang kasalan ay isang mahabang pagtitipon, 1 linggo. Lumalabas po na ganyan. At kapag ka ang iyong handaan, dahilan sa kasalan, ay inaabot ng 1 linggo, ay ang tanong ay, gaano karaming pagkain ang kailangan mo? Marami-rami yan. At kung ang alak, sabi ng pag-aaral, ay bahagi ng kailang katuwaan, pagka 1 linggo, ang inyong katuwaan at kasama ang alak bilang inumin, gaano karaming alak ang kailangan? Marami! Ayang problema, ang sabi ng kwento, itong kasalang ito ay naubusan ng alak na yun ay mahalaga sa kailang pagtitipon. Malaking problema yan. Hindi ko alam kung nakaranas kayong umatin ng kasalan, ay marami pang tao ay wala ng pagkain. Aba, nakakahiya yata paggagaho ng kasalan. Ano? Saan ka nakakita ng kasalan? Ay marami pang kakain ay wala ng pagkain. Sa kanila, kasalan, nawala ang alak at naubos ang problema, putol ang kasiyahan sa kasalan. Ay anong gagawin? Mabuti na lang at naroon ang Panginoon. Siya'y naruroon, dahilan sa siya ay inimbita. Ay din nung meron silang problema, saan lumapit? Siyempre, pag may problema, maganda din naman prinsipyo iyon, at yun po ang tama, pag may problema ka, sa Panginoon ka lalapit. Ay andun ang Panginoon sa kasalan sa Kana. Kaya meron silang lalapitan sa gitna ng kanilang problema, kaya ang sabi nila sa Panginoon, naubusan na kami ng alak. Naku, malaking problema nga. Alam nyo, nung malaman ng Panginoon na wala ng alak, papaano nangyari ang himala? Bigla bang nag-magic ang Panginoon na sa isang ganyan, biglang may alak? Ba hindi ho? Bago magkaroon ng alak na napakasarap, na hindi nakalalasing sa kanilang pagtitipon, hindi po basta nag-magic ang Panginoon na biglang may alak sa isang ganyan. Ano pong nangyari bago magkaroon ng alak? Bago magkaroon ng alak, ang mga tao'y kanyang hinilingan na makisangkot. Ang sabi ng Panginoon sa tala, sa 2:7, ang sabi ng Panginoon bago magkaroon ng alak, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan hanggang labi. Sinong nagpuno ng tubig sa mga tapayan? Si Kristo? Ba hindi? Yung mga taong naruroon ay kanyang hinilingan. Ibig sabihin, involvement is very important. Ang mga tao'y nakisangkot at ang ginawa ng mga tao, ilang tapayan? Bayang sabi, 6 na tapayan at bawat isang tapayan ay naglalaman ng 3 banga. Pinag-aaralan ko yung Bible commentary, ayun daw ay ang laman ay tinatayang 180 galon na alak o tubig. Sapagat ang sabi ng Panginoon, lagyan ng tubig ang tapayan. Sinong naglagay? Si Kristo? Hindi. Ang mga tao'y sumangkot. Naglagay ng tubig at pinuno. Ay nung puno na, alak na ba kaagad? Involvement po uli. Kasi ang sabi ng Panginoon, matapos sabihin ng Panginoong punuin ang tubig nung puno na, ito pong nangyari. Sabi ng Panginoon, kumuha kayo ngayon ng tubig doon sa tapayan na inyong pinuno. Ay di kumuha. Hindi ang Panginoon ang kumuha. Yung mga tao'y nakisangkot uli, sila ang kumuha. At ang sabing kasunod, matapos niyong kunin, dalhin ninyo sa pinuno ng handaan. Isipin po ninyo, involvement yan. Kaya pag sinabi ng Panginoong gusto kong hikayatin ang mga tao sa barangay na iyan at tagaroon ka, ay nais ng Panginoong makikisangkot ka para yung mga tao dun sa barangay ninyo ay mahikayat dahil kinakailangan mo ng involvement. Pwede naman ang Panginoong mag-magic.
at magkaroon ng alak sa tapayan. Pwedeng ganun eh. Kaya lang hindi yun ang ginawa ng Panginoon. Ang gusto niya, may involvement. At yung mga tao ay nag-involve. Naglagay ng tubig, kinuha, ipingatikim, at nung ipatikim, ang sabi ng mga tao ay, wow, nagreserba kayo ng alak na masarap hanggang sa katapusan ng handaan. Ano po ang ibig sabihin? Involvement para ma-accomplish ang bagay. Yun ang nais ng Panginoon. Akin pong ulitin. Pwede namang maghimala ang Panginoon, pwede kang magsalita ang bato. Pero ang nais ng Panginoon, bagamat ang bato ay pwedeng magsalita, ang nais ng Panginoon, tayo'y makiisa, tayo'y merong gagawin. Yun po yung unang parabola. Dako tayo sa pangalawa. Tingnan po natin yung pagpapakain ng 5,000 na panibagong himala. Inyo bang naalala yon? Kung atin pong babalikan, hindi basta ang Panginoon ay nanalangin na magkaroon po ng tinapay at isda. Alam mo ang sabi ng Panginoon? Nung ang mga tao'y ando na at gabi na, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ay saan tayo kukuha ng pagkain para sa mga taong iyan? Madali ang tanong o mahirap? Hindi ho madali yon, dahil lang totoo, sila'y nasa ilang. Pag nasa ilang, may tindahan o wala. Ay walang tindahan, papaano ka bibihin ng tinapay? At kung sakaling may tinapay, ang sabi ni Felipe, ay hindi naman kakasya diyan ang kaunting tinapay. 200 denaryong tinapay ay kulang. Malaki nga ang problema. Ay pero bakit ang Panginoon nagtatanong? At ang sabi, saan tayo kukuha ng pampakain sa mga iyan? Sabi ng mga alagad, ay pauwiin mo na sila. Ayan, problema na natin minsan, ay mga minamahal ko eh. Pag meron tayong mga challenge, ang sabi natin ay huwag na natin tanggapin yung challenge na iyan. Ay, ang challenge ng Panginoon ay, saan tayo kukuha ng pagkain? Ang sagot ng mga alagad, pauwiin. Sa kailang bahay kumain. Sabi ng Panginoon, hindi. Pakainin ninyo sila. Yun ang sabi ng talata. Kaya kung atin pong titingnan ang sabi ng talata, pakainin ninyo sila. Ay, ang problema ay walang pagkain. Walang mabilhan at walang available. Kaya ang sabi naman ni Andres, mabuti si Andres may pananampalataya. Alam niyo ang sabi ni Andres, Panginoon, meron din yung bata. Ay, ang bata ay meron lamang kaunting pagkain, 5 tinapay at 2 isda. Kinuha ng Panginoon. Ay, nung makuha ng Panginoon, nagpakain na ba kaagad? Ay, ang sabi ng Panginoon sa talata, paupuin ninyo sila ng pulupulutong. Ang tanong, sino pong nag-groupings? Sinong nag-organize nung 5,000 lalaki? Ang Panginoon ba ang nagsabi, o dyan 50, diyan 100, dyan 50, dyan 100? Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Ay, hindi. Sabi ng Panginoon, paupuin ninyo sila ng pulupulutong. Ibig sabihin, ang mga alagad, ang naghanap ng pagkain ay sino? Ang unang tinanong ay si Felipe, ang nagdala ng batang may pagkain si Andres. Involvement ni Andres yun. Nung grupo-grupuhin ng mga tao't paupuin pulupulutong, sinong naggrupo ng pulupulutong para paupuin? Si Kristo? No. Involvement uli iyan nung mga alagad. Kaya inyo pong i-imagine, nung sabihin ng Panginoong, paupuin ang mga tao ng grupo-grupo, inyo pong i-imagine ginugroupings, at ino-organize ng mga alagad ang 5,000 para makaupo ng pulupulutong. Involvement yan. Ay may pangangaral tayo. Anong ating gagawin? Nakaupo sa bahay, nananalangin lang. Ay pwede rin naman yung manalangin. Kaya lang kulang po yun. Kinakailangan tayo active. Kaya kanilang ginrupo-grupo ang mga tao, tigsi-50, tigsi-100, at nung makaupo na, pabilog, ang Panginoon nanalangin. At nung makapanalangin, sabi ng Panginoon, paglingkuran ninyo sila. Sino pong naghahatid ng pagkain sa mga taong nakaupo? Si Kristo? Isipin nyo, nung ang mga tao'y nakaupo nga sa kanya-kanyang grupo, at ang mga tao'y pakakaihin na sapagkat nanalangin na ang Panginoon, madami na, dawadami na ang tinapay, sino maghahatid sa grupo-grupo? Ang mga alagad. Ihahatid
at ang mga tao'y kakain, maaaring meron pang ilang nakikooperate. Ibig sabihin, bago mapakain ang 5,000 at mga busog, sila'y nakaisa at nakiparticipate. Yan ang total involvement na kinakailangan natin ngayon. Amen? Kaya mga minamahal ko, kung merong pangangaral at wala kang ginagawa, ako ho'y galing Quezon. Diyan ho sa highway ng Quezon, going to Lucena, meron ho diyang magandang karatula. At sa karatula ay may taong nakahiga na malaki ang tiyan, at ang sabi dun sa ibaba, bawal ang tamad sa Quezon. Ay mga kapatid ko, hindi naman tayo mga tamad bilang mga Kristiyano. Bilang anak ng Diyos, sibagan pa natin. Sipagan natin, at sa panahong ito, kinakailangan natin ng total involvement. Kaya atin pong sundan at ating pakiisahan at tayo makiisa sa programa ng ating church, total member involvement. Dahil ang pagsaksi, yan ay tagubilin at utos ng Diyos. Kaya kumain ng 5,000, nabusog lahat, sumubra pa. At nung sobra, ang sabi ng Panginoon, tipunin ninyo ang sobra. Tinipo nila, ang daming ang sobra. Kaya ibig sabihin, nakiisa po ang alagad. Dako tayo sa pangatlong himala. Halimbawa natin, tingnan po natin ang pagkabuhay ni Lazaro. Hindi naman bago sa atin yan, pero atin pong tunghayan. Nadatnan ng Panginoong si Lazaro ay ilang araw nang nakalibing. 4 na araw, ano po? Ang mga tao'y nag-iiyakan pa. At sapagkat sila'y nagdadalamhati ang magkapatid na Marta at Maria, at ang mga tao'y naiyak, nag-magic lang ba ang Panginoon? Sinabi ng Panginoong, huwag kayong umiyak, si Lazaro ay biglang darating na buhay. Ganun ba ang ginawa ng Panginoon? Ba hindi? Dahil ang sabi ng Panginoon, pansinin po nga ang sabi ng kwento, noong ang Panginoon ay dumating sa iyo, nag-iiyakan, ang sabi ng Panginoon, saan ninyo siya inilagay? Nagpasama? Nagpasama ang ating Panginoon. Ang sabi, saan ninyo inilibing? At nung masamahan, nag-magic ba agad ang Panginoon? Sinabing, Lazaro, mabuhay ka at itulak mo ang bato. Ay pwede namang magikin ng Panginoon yung bato, biglang matanggal ang bato, isang lindol lang na mahina, tanggal ang bato. Ay ang sabi ng Panginoong pangalawa, hindi nagsabi ang Panginoong saan ninyo siya inilagay. Ang sabi pa, alisin ninyo ang bato. Sino pong nag-alis? Si Kristo? Pwede namang magikin ng ating Panginoon yun na ang bato ay isang gahon lang, biglang tanggal ang bato. Hindi po yun ginawa ng Panginoon, bagamat pwede. Ang nais ng Panginoon, ang mga taong kasama niya ay gagawa. At ang sabi ng Panginoon, alisin ang bato. Ay nung maalis ang bato, bukas na ang libingan. Ang sabi ng Panginoon ay, Lazaro, lumabas ka. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Well, alam po natin ang kwento. Si Lazaro'y lumabas. Pero bago siya nakalabas at bago siya muling binuhay ng Panginoon, maliwanag yung mga taong kasama niya ay may involvement. Anong involvement? Samahan niyo ako. Ituro ang libingan ni Lazaro. Anong pangalawang utos? Sabi niya, alisin ang bato. At nung lumabas si Lazaro, anong sabi ng Panginoon? Sabi ho sa kwento, sabi ng Panginoon, siya'y inyong kalagan sapagkat siya'y nababalutan pa ng linong panlibing. Involvement. Kaya ngayon, mga minamahal ko, na mga nakinig at nakakasaksi ng pag-aaral na ito, gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, may mga gawain ng Diyos na nais niyang tayo ay gumawang kasama niya. Tayo po ang kanyang kamay. Naalala ko po yung kwento sa isang devotional. Meron pong isang shattered village. At matapos po ang digmaan, ang ginawa po ng American government ay kinausap yung leader ng community. Ang sabi ng American government, ng mga sundalo, ang sabi nila, ano po ang gusto nyong gawin namin sa inyong komunidad na nawasak? Ang ini-expect po nung mga American soldiers ay ang tao sa village ay hihingi
ng farm equipments, hihingi ng tulong para itayo ang mga building, at hihingi ng pera. Nagulat po yung mga sundalo sapagkat ang sabi ng mga tao sa village, wala po kaming ibang hihilingin kundi muli niyong buuin ang larawan o ang isang imahin na nawasak sa aming komunidad. At nagkataong yun po yung naroon sa gitna ng kailang community. Nagpadala po ang American government ng mga expert. At binuo po nila yung nawasak na statue. At nung mabuo, sa takdang araw, naglagay po sila ng isang malaking tabing para sa isang pasinaya o blessing. May tabing. At tinawag po ang lahat ng tao sa community at pagkatapos ay nung ang lahat ng tao ay ando na para sa blessing at pasinaya, tinanggal ang malaking tabing. Ano po kaya ang kailang nakita, mga minamahal ko? Ang kailang pong nakita ay isang perfect statue of Jesus Christ. Kaya lang, matapos pong ang mga tao'y magpalakpak at magsigawan sa tuwa, ang mga tao'y biglang natahimik at nalungkot. Alam niyo po kung bakit? Perfect statue of Jesus Christ ang kanilang nakita. Nakaunat ang dalawang braso, pero walang mga kamay. Imagine po niyo yun. Perfect statue, nakaunat ang kamay si Jesus Christ, walang mga kamay, at maya-maya ay merong isang lalaking o dalawang lalaking nag-appear. Meron siyang dalang malaking karatula at isinabit sa mga kamay ni Jesus. At ang sabi sa karatula ay ganito, I had no hands. Will you please lend me yours? Mga kaibigan ko, tayo po ang mga kamay ng Panginoon ngayon. Tayo ang mga taga-abot sa nangangailangan. Tayo ang taga-abot sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Tayo ngayon ang kasangkapan ng Panginoon, tayo ang kanyang kamay, kaya may mga gawain ang Diyos na gusto niyang i-accomplish na tayo'y kasama, kaya kinakailangan natin ng involvement. Kayo po ba'y sasama sa akin para makiisa sa gawain ito ng ating Panginoon upang tayo makisangkot? Sana po yan ang ating maging panukala. Dako po tayo sa pangatlo. Ang pangatlo ay ang pagsaksi ay tugon ng pusong naliligayahan dahilan sa pag-ibig. Eh, hindi naman po ito siguro bago sa atin. Ako naman po yung nakaranas ding makatanggap ng malaking yes galing sa aking kasintahan dati. Asawa ko na ho ngayon. Noon hong aking matanggap yung kanyang big yes, abay ang akin pong puso'y nag-uumapaw. Ay kayo ho, ano ho ang nagpapasaya sa inyong puso? Di ba't ang dapat magpasaya sa ating puso ay hindi lang ang brand new car, hindi lang ang brand new house, brand new mansion, hindi lang ang yes ng nililigawan nyo, kundi ang dapat nagpapasaya sa atin ay ang kaligtasang ibinigay ng Panginoon. Ay kung naliligayahan ka, ang kaligayahan ba'y dapat ilihim, kaibigan ko? Ang kaligayahan po'y hindi ililihim. Ngayong naliligayahan tayong ating naranasan ng kanyang pagliligtas, huwag ninyong ililihim ang kaligtasang ito at ang kasiyahang ito ng pag-ibig ng Panginoon. Kaya ang sabi sa atin, ha, ang pagsaksi ay tugon ng puso sa pag-ibig. Naranasan po natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang sabi sa atin, ang pag-ibig ay nangangailangan ng pagpapatunay. Patunayan natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay dapat ipinapahayag. Kaya kung mahal natin ang Diyos, hayaan natin itong maipahayag sa mga tao at ang katuwaang nag-uumapaw sa ating puso ay hayaan nating umagos patungo sa iba at ang iba man ay makarangas din ng pagliligtas ng Panginoon. Si Pedro ho ang magandang halimbawa, mga minamahal ko. Kapag ka ating tininyan yung record ng John 21:15-17, tatlong beses nga pong tinanong ng ating Panginoon si Pedro at ang sabi ay, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? Alam niyo po ang sagot ni Pedro? Tatlong beses din siyang sumagot ng, oo, Panginoon, iniibig kita. Actually po, yung pag-uusap nila ay merong pagkakaiba eh. Kasi ang sabi ho sa tanong ng Panginoon, ako ba'y agapi mo?
Ay, ang sagot naman ni Pedro, "Oo, Panginoon, pileyo kita." Ano hong pagkakaiba nung pileyo at agape? Alam niyo ho, pag sinabi nating pileyo, yun po ay pag-ibig para sa isang kapatid. Ay, ano yung agape? Yun po'y unconditional at divine love. Ay, ang sabi ng Panginoon kay Pedro, "Ako ba'y iniibig mo ng unconditional at divine love na agape?" Sabi ni Pedro, "Panginoon, pileyo kita." Ay, sa pangalawang tanong, ang sabi ng Panginoon ay, "Ako ba'y agape mo?" Sabi uli ni Pedro, "Pileyo kita." Ay, pangatlo uli, "Ako ba'y iyong agape kaysa mga ito? Kaysa iyong hanap buhay, kaysa iyong trabaho, kaysa iyong kamag-anak at pamilya?" Nalungkot na po si Pedro. At ang sabi ni Pedro, "Panginoon, naintindihan ko na. Alam kong ako'y agape mo. Kaya nga kahit ipinagkanulo kita hang 3 beses, mahal mo pa rin ako. Panginoon, wala akong agape. Pero gusto kong magkaroon ng agape o unconditional love sa iyo, bigyan mo ako." Kaya ang sabi ni Pedro, "Oo, Panginoon, gusto kitang maging agape, kaya lang wala ako, pero alam mo na ikay aking iniibig." Mula po noon, mga minamahal ko, si Pedro ay handa nang mamatay para sa Panginoon. Di ba alam naman natin ano? Si Pedro, nung matapos niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon, nung siya po'y naging martir, siya po'y namatay na ipinako sa krus, nakatiwarik. Ganon ang pagmamahal ni Pedro sa ating Panginoon. Ano po ang ating pagmamahal sa Kanya? Ang atin bang pagmamahal sa Panginoon ay mas maliit kaysa bagong sasakyan? Alam niyo, natutuwa ako minsan eh. May mga kapatid sa church na nung ang sasakyan ay luma, ang sasakyan ay daladala sa lahat ng lugar ng pangangaral. Ay nung ang sasakyan ay brand new na, hindi na po madala sa mga pangangaral dahil ang sabi, baka magasgasan ng mga bata sa pangangaral. Mabihirang patis. Mabihirang buhay ka ako ito. Nung ang sasakyan ay luma, dala kahit saan sa pangangaral, ay nung brand new na, ay baka daw lagyan ng 4 times 4 at lagyan ng 16. At pagkataos ay lagyan ng check. Eh siya nga naman, eh brand new ang sasakyan. Kayo ba'y nakarinig ng ganong kwento? Ganda ng sasakyan. Sabi ng mga bata ay 4 times 4. Sabi ng bata, equals 16. Ay nakita uli ng isang bata, 4 times 4 equals 16. Nilagyan ng check. Abay, siya nga naman. Pambihira, ano? Ay mga kapatid, ha? Kung talagang tayo po'y ang pagmamahal ay mas malaki para sa Panginoon, ang atin pong gamit, ang ating kasangkapan, ay dala sa pangangaral. Yan ang tinatawag nating total member involvement. Money is involved, resources is involved, ang ating talento ay involved, ang ating sarili involved sa ating simpleng pangangaral. Gamitin po natin ito. Alam niyo po, napakahalaga ng usaping ito sapagkat ang sabi sa atin, ang pangangaral ay isa sa pangunahing tungkuling ibinigay ng Panginoon. Ito ay nais ng Panginoong ating gawin. Dako na po tayo sa pang-apat. Ang pagsaksi ay nagpapalakas ng pananampalataya. Kaya ang tanong ko sa inyo, gusto ba ninyong tumibay at lumakas ang pananampalataya? Ay ako ho. Ako'y lumaki at ako'y isang Adventista mula pagkabata. Hindi naman ako binibilsalihan ng tatay ko, bagamat ang alam ko, lagi akong isinasama ng ama ko sa Bible study. Pero alam niyo po, una akong makaranas at nakaranas mag-Bible study at magturo ay sa Voice of Youth. Noon ko rin lang nasimulan na matutunan ng ating doktrina. Sabi po sa atin ni Mark Penley, siya ay nagwika at ang sabi ni Mark Penley, kung nais mo ng lumalago at nananatiling buhay na karanasang Kristiyano, gusto niyo yun? Buhay at nananatiling aktibong buhay Kristiyano? Sabi ni Mark Penley, humanap ka ng paraan na ibahagi ang iyong pananampalataya. Ganda ho nito. At ito po'y aking naranasan. Lalakas, titibay ang ating pananampalataya
kung tayo'y hahanap ng paraan na makisangkot. Ito po ang sekreto. Sasabihin niyong, ay pastor, hindi naman ho ako layman. Hindi rin ho ako pastor. Ako po'y isang engineer. Ako'y isang guro. Paano ako'y makakasaksi? Well, madali lang po yan. Unawain po niyo ito. Yan, tingnan po natin sa ating screen. Sabi sa screen, ito ang isa sa pinakamahalagang simulain ng pangangaral. Ang iyong sekular na hanap buhay ang iyong kumpletong ministeryo ng pagsaksi. Ano pong ibig sabihin noon? Pag sinabi nating secular job, kung ikaw ay isang engineer, yun ang iyong secular job. Kung ikaw po ay isang janitor, yun ang iyong secular job. Kung ikaw ay isang guro, yun ang iyong secular job. Kung ikaw ay isang, sabihin nating chauffeur o driver, yun ang iyong secular job. At kung ikaw ay driver o teacher o abogado o guro o inhinyero, ang iyong ministeryohan at sasaksihan ay yung mga taong nakakasalamuha mo sa araw-araw. Ang ganda ano? Kaya wala po kayong dahilan para hindi maka-involve. Ibig bang sabihin wala kang nakakasalamuhang tao at wala kang kaibigan? Ay, pabihira pag naman ganyan ang ating kaisipan. Sabihin nyo sa akin na, wala ho akong kaibigan, pastor. Ay, hindi ako maniniwala. Ha? Kaya kung may kaibigan ka, merong kang kakilala sa iyong secular na hanap buhay, doon ka sasaksi. Ito ang halimbawa. Sa London ay merong isang mag-aayos ng sapatos. Yung nagsasyay ng sapatos, nagtatahin ng sapatos na nakatawa. Ha? Kaya pag Sabado, pag yung iyong sapatos ay nakanganga, at least pati sapatos po nabati ng Happy Sabbath. Ha, di ba? Kaya pag ang iyong sapatos po ay nakatawa sapagkat nakanganga na dahilan sa nasira ang tahi, ay meron kinakailangan mo ng shoe repairman. At yun pong mag-aayos ng sapatos sa London, ito po ang kanyang karatula. Ha, lagay ko po sa screen. Ito yung kanyang karatula. Ang sabi ng karatula, a cobble shoes to pay expenses but soul winning is my business. Ang galing ano? Sabi niya, ako'y maggagawa at magtatahi at magsasyay ng sapatos. At yan ang araw-araw kong gawain. Pero ang aking totoong business ay ang business ng Panginoon at iyon ay ang mag-akay ng kaluluwa patungo sa kanyang paanan. Ikaw ba'y isang inhinyero? Meron kang kaibigang engineer, abutin mo. Ikaw ba'y abogado? Abutin mo ang kapwa mo abogado. Ikaw ba'y guro? Abutin mo o abutin mo ang kapwa mo guro. Ikaw ba'y isang estudyante? Abutin mo ang estudyante na kasama mo na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Basahin ko po sa inyo ang isang quotation galing kay Ellen White sa Messages to the Young People, page 406. Ang sabi niya, it is this willing, loving ministry for others in times of necessity that is accounted precious with God. Ang ganda ano? Yun daw ating pagiging laan, nagmamahal na ministeryo para sa iba. Ayun ang ating kinakailangan at iyon ay ibinibilang na napakahalaga ng Diyos. Kaya ang sabi ng quotation, kung ikaw ay umaattend ng school, ha? Bilang isang estudyante, yun ang iyong profesyon. Ang sabi niya, be a loving missionaries for God. Estudyante po yun. Yun ang kanyang missionary work. Kaya kagaya po ng aking binanggit kanina, ano man ang iyong hanap buhay, yun ang iyong mission field. Kung meron kang opisina, yun ang iyong mission field. Kung may mga taong pumupunta sa iyong opisina, kung ikay doktor at may mga taong napunta sa iyong clinic na mga pasyente at kapwa doktor, yun ang iyong mission field. Sumaksi ka para sa Panginoon. Kaya ang sabi, all this will take time, but the time thus employed is profitably spent. For in this way, the student is learning how to present Christianity to the world. Sabi ho ng ilang quotation bago ako magtapos. Ang lakas,
para ating labanan ang kasamaan ay ating maaangkin sa isang masigasig na pagsaksi. Maging masigasig po tayo. Sama-sama tayo mga kapatid. Nasa huling panahon na po tayo ng kasaysayan. Kung hindi tayo kikilos, sino? Hahayaan ba nating ang bato, ang mangaral? Nakakahiya naman tayo. Kasi tayo ay talented. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Binigyan tayo ng Diyos ng talento. At ang lahat ng ito'y kailangan gawin para pasakdalin ng iglesia at gamitin sa ikakaluwalhati ng Panginoon. Makisangkot po tayo. Sabi ng isa pang quotation ni Ellen White, kung nais mo na ma-develop ang iyong pag-uugali na katulad ng kay Kristo, kinakailangan mo, kaibigan ko, na ibahagi mo ang iyong pananampalataya. Tayo na! Sama-sama tayo na ibahagi ang ating pananampalataya at yan ang nais ng Panginoon. Bago ako magtapos, mga minamahal ko, gusto ko pong ikwento sa inyo ang kwento ni John Napoli. Ano po bang nangyari kay John Napoli? Ang kwento po niya ang aking babanggitin sa inyo ay nangyari noong August 25, 1950. Nakatala po ito matagal ng panahon, pero gusto ko pong banggitin sa inyo. Alam niyo ho, si John Napoli bilang mahingisda, tatlong linggo po siyang nangisda at ang kanyang ginawa ay nanghuli siya ng salmon. Ang kanya pong distansya sa San Francisco Bay ay 30 miles at noon pong August 25, 1950, ang kanyang bangka ay puno na ng isda. Tinataya daw na ang kanyang isdang huli ay 3 tonelada. Sa ibang sahita ay 3,000 kilo na maaaring nagkakahalaga din ng $3,000. Ang problema, sapagkat siya po'y nag-decide tanghali na umuwi na sa kanyang pagapagal, sa kanya pong pag-maneover ng kanyang bangka, hindi po sinasadyang ito ang kanyang nakita sa kanyang paglalakbay. Nakita po niya ang isang kalunos-lunos pong senaryo sapagkat ang barko ay lumubog matapos po ang banggaan. Nagbanggaan po ang USS Benevolence at ang SS Mary Luckenbeck. At dahilan po sa pagkakabanggaang ito, ang barko ay lumubog. At samantalang siya'y pauwi, puno ang bangka ni John Napoli ng isda. Nakita po niya ang mga taong humihingi ng tulong at kinakailangang iligtas. Ano po kaya ang ginawa ni John Napoli? Well, si John Napoli po ay hindi nagdalawang isip. Nagmadali siyang sagipin ng mga tao. Ang problema niya, ang kanyang bangkay puno ng isda. Hindi rin po siya nagdalawang isip. Ang kanyang ginawa, kaagad niyang itinapon ang kanyang 3,000 pounds na piece. At pagkatapos, ang mga tao'y kanyang sinagip hanggang sa ang kanyang bangka, matapos itapon ang isda niyang huli, sabi ng kwento, ay napuno ng 54 na mga tao ang kanyang bangka. Ang problema niya, ang kanyang bangka'y overloaded na. Pero marahi pang humihingi ng tulong. Naghagis po siya ng lubid at pagkatapos ang kanyang katig ay naglaman pa ng mga taong nakakapit na 16. Ang kanya pong nailigtas, mga minamahal ko, ay 70 katao. Noong pong siya'y tanungin at ang sabi niya, John Napoli, bakit hindi ka nagdalawang isip na itapon ng iyong pinagpagalan at iligtas ang mga tao? Ito po ang kanyang sagot, mga kaibigan ko. Alam kong ang agos ng tubig ay madali nang magbabago. At kapag ka ang tide ay nagbago, tiyak na ang mga taong ito'y aanurin patungo sa open sea ng Pacific Ocean. Sila ay maaagos papunta doon at tiyak na sila'y mga mamatay kung hindi ako kikilos sapagkat walang ibang bangkahan naroroon. Sino ang sa kanila ay magliligtas? Si John Napoli ay nakapagligtas ng 70 tao. Sabi po ng kwento, pagkalipas po ng ilang mga panahon, doon po sa San Francisco Bay ay makakarinig ka ng mga sigaw at ang sabi ng mga tao ay, ayun! Ayun si John Napoli. Siya,
yung nagligtas sa amin sa karagatan, sa tiyak na kapahamakan. Meron din daw mga bata nagsasabi, di po ba mami at yun yung si Giannapoling ekwidento mo, na siya ang nagligtas sa inyo sa gitna ng karagatan. Mga kaibigan ko, ito po ang hamon ko sa inyo. Kung tayo makarating sa langit, ilan kaya ang sisigaw at magsasabing, "Hoy, salamat sa iyo kapatid! Dahilan sa iyo kung bakit kami ay andito rin sa langit. Kami narito sapagkat iyong iniwan ang iyong ibang gawain, pinuntahan mo kami sa bahay at kami iyong tinuruan ng kaligtasan at yun ang dahilan kung bakit kami ay iyong kasama dito sa langit." Mga minamahal ko, sana'y ang pag-aaral na ito ay magsilbing paalala sa atin. Tayo po'y makisangkot sa gawain. At bakit nararapat tayong makisangkot sa pangangaral? Ang sabi sa atin, number one, ang paikisangkot sa pagsaksi ay nagpapaligaya sa puso ng Panginoon. Number two, ang pagsaksi ay isang utos ng Diyos na dapat nating sundin. Pangatlo, kaibigan ko, ang pagsaksi ay tugon ng pusong naliligayahan dahilan sa ating naranasan ang pagliligtas ng Panginoon. At number four, mga kaibigan ko, ang pagsaksi ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Handa na po ba kayong sumama sa gawain? Sama-sama po tayong maglingkod sa ating Panginoon. At kung magkagayon nga, ating mararanasan ang tunay na kahulugan at kaligayahan ng buhay na kasangkot sa gawain. Atin ding mararanasan ang himala ng Panginoon kung papaanong hihikayatin niya ang mga kaluluwa. Ito po hindi ang ating gawain. Subalit ang gawain, ito'y gawain ng Panginoon kung tayo gagawa ang kanyang pangako. Sasamahan niya tayo. Tayo po'y manalangin upang ating ipagkatiwala sa Panginoon na tayo'y kanyang akayin sa mga taong ating aakayin naman patungo sa kanya. At kung magkagayon nga, ay ating maranasan ang tunay na kaligayahan ng pagsangkot sa banal na gawain. Tayo po'y manalangin, mga minamahal ko. O Diyos na sumasa langit, salamat po sa napakadakilang karapatan. Makasalanan man kami, subalit kami pala'y pwede mong kasangkapanin bilang iyong lingkod na maghahatid ng kaligtasan sa lahat ng bahagi ng sanlibutan. O Diyos, matapos po naming maranasan ang iyong pagliligtas, patuloy mo kaming baguhin at tulungan mo kaming malinang ang aming mga talento at ang aming mga kakayanan. At kung magkagayon nga ang mga ito, ay aming gagamitin sa ikakalwalhati ng iyong pangalan. Gamitin mo po kami bilang iyong mga kamay. Kamay na hihipo sa mga pusong nasugatan. Kamay na aakay sa mga naliligaw. Kamay na mag-aakay sa mga tao mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan sapagkat inakay mo kami sa bagay na ito. Nahito po ang aming mga kaibigan. Tulungan po ang bawat isa sa amin bilang mga magkakapatid sa pananampalataya at bilang iyong mga anak. Ang amin nawang paglilingkod ay laging nakatuon sa iyo. Pagkalooban po kami, Panginoon, ng mga karanasan na magpapalakas ng aming pananampalataya at lalong magpapasigasig sa amin na makisangkot sa gawain ng pagsaksi. Ito po, Panginoon, ang aming dalangit kahilingan. Dinggin po kami at gamin kaming abisang kasangkapan mo sa pagkatapos ng gawain sa huling panahon. Makiisa nawa kaming sama-sama sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Christ became a man.
Jesus.